mamabaya sa Laguna ang na-hold up. Nangyari yan sa gitna mismo ng kanyang live selling. Hello po sa inyo po mga kababayan nating patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating po mga updates at daily vlogs. Ano? Nagte-trending po ngayon ito pong online seller na hinold up na mga kalalakihan sa gitna ng paglalive niya. No? So para po maunawaan natin at mapanoorin po natin yung video ng kung paano po nangyari, no? Kung paano nangyari yung pang-hold up nga na ito. At narito po yung video, panoorin po natin. Sa gitna po ng kanyang paglalive, ay makikita po natin na naghahanda na siya para sa kanya. Siguro, everyday, araw-araw niya pong ginagawa itong kanyang paglalive. Parang kampante na siya. Wait lang. Ayan siya mga mami. Sorry ha. Sobrang hina po na ano, nagpalit ako ng cellphone. Ayan siya. Sobrang hina. Ayan siya mga mami. Yes. So, konti pa mami. So, wait lang tayo. So, ayan siya ha mga madam. Wait lang po tayo. Kawawa lang kasi parang kung sino pa yung mga naghahanap buhay ng marangal, siya pa yung nakakaranas ng ganitong klase ng ano eh, no, ng problema. Biruin po ninyo, hindi naman kalakihan yung business niya, pero kaso nga lang parang may lax, masyado siyang relax, masyado siyang nakging kampante. Ayan, panoorin natin. So, ayan pa share po, mami. Ayan pa share muna, mga madam. Sorry po talaga. Ayan, medyo mahina talaga yung internet again and again and again. Katulad ng usual na nangyayari po sa ilan sa mga online sellers, syempre, parang ini-encourage niya lahat ng kanyang mga followers. Meron nakadikit sa kanya, pero maganda siya. Ayan. So, ayan na, Vicky. Thank you so much, mami. Ilang minuto lang kayo mapapanood na natin yan. Ayan ha, si Fear Garden to. Murayta ko lang ito ibibigay. Hi, Mami Ophelia Pantoja. Magandang hapon po. So, pakishare lang po muna. Share done. Thank you, Mami at Pustol. Maraming salamat. So, nag-relive lang ako. Fear Garden ha, nandyan po yan. Naka-Fear Garden din po siya rito. So, ayan siya sa corner. Ito mm-hmm. yung pinakatupi niya. Hindi naman siya sira. Pagka nalagyan na yan, okay na siya. And then, dito po, Mami ha, meron po sa kanyang nakadikit. Pero natatanggal. Ayan siya. O, pag kahit nasa kuko ko, natatanggal na siya eh. So, eto mga mami, es kamay na lang po rito ng si Pierre Cardan to, ha, kayo na po ang maglinis. Lilinisin nyo lang to kahit towel lang po siya or cotton buds. Matatanggal kasi sumasama naman po siya, ayan o. Hindi ko na lang siya siguro na, ano, hindi ko na lang siguro to nalinis. Ayan siya, mami. Natatanggal naman po siya. So, ayan siya mga madam ha. Pamay na lang po rito ng Pierre Cardan to mga madam ha. Mind P po tayo dito. Mind P. For 150 pesos, mind tip po. 150 pesos lang po. Ayan siya. Parang ha, si mga ukay bags. Ayan na, 100, ito na. Pass forward na natin. So, magkakapareho sila. Sa mga bahaba pa yung video. Dito po dito, si Mami Cristel Balbuena. May large. Biglang may papasok po. May baka meron pang lunch bag. Mami, may black. Ayan na. Ayan, oh, yan, yun. Ginawa ng hold upper na pumasok sa shop niya. Hinawi yung cellphone niya, pero naririnig yung audio. Wala po kami. Please, ikaw lang po kung So, pati alas niya kinuha. Ay, sige po. Ayan, sige pa. Kasi dyan sa ulit. Yan.
Yun. So, nag-viral po yun. Online seller na hinold up sa kalagitnaan ng kanyang pagla-live, no? Ito po yung ilan sa mga viral na video ngayon na napapanood natin sa Facebook. Sabi ng isang online news na ang isang businesswoman, siya po ay taga Laguna, nag-viral po sa social media hindi dahil sa kanyang pagla-live selling. Kung hindi, sa unfortunate incident that happened while she was promoting her product to her followers. The victim was identified as Agnes Serafica, 52 years old, at residente po siya ng Santa Rosa, Laguna. Sa Facebook live stream niya, which was still published as of this writing, Separica would be seen doing her business. Normally, ginagawa niya po yung business niya araw-araw ng ganito. And at isa sa mga suspect nga, isa sa mga normally when a group of men entered her store, ibig sabihin hindi lang po iisa yung nang hold up. One of the suspect could be seen tipping the phone to cover the scene. So, ibig sabihin po, yung isa po sa mga nang hold up, ibig sabihin hindi lang isa ang pumasok sa loob niyan, kung hindi, grupo po sila. Before the live stream ended, the suspect could be heard asking Serafica several times to lie face down. Sabi niya, sabi po ni Miss Serafica, nakita ko na may baril siya, so kaya po dumapa na kami. Hiningi po niya yung pera sa amin, pero sa amin, which is wala naman po talaga kaming pera hanggang sa ang kinukuha na lang nilang pilit is yung alahas ko, sabi ni Serafica sa kanya pong interview sa GMA News. And of course, the authorities ay na-identify agad, no? The authorities quickly identify one of the suspect whom they discovered as one of the neighbors of the victims. So, ibig sabihin na-identify niya na yung isa sa mga sa grupo na nang-hold up sa kanya ay kapitbahay niya lang pala. Sabi po nung Miss Serafica, lagi nakakakwentuhan yung tatay ng biktima. Accordingly, nagkukwento yung tatay na may 3 million daw sa kwarto. Nakatago, yun ang pinag-interesan base dun sa conversation at chat ng dalawang suspect. My God! Sabi po sa Santa Rosa Police Station told the press. So parang ano no, parang kaya nila pinasok. Ito pong hinold up nila dahil alam po nila na may 3 million daw na nakatagong pera doon po sa loob nitong establishment na ito or bahay niya to na ginawa niyang shop, ano? So ganun po katindi yung ano ngayon ganun katindi ang nangyayari, no, na mga kaguluhan at kasamaan. Talagang laganap na po talaga ang kasamaan. Kaya naman, lagi po tayo mag-iingat. At maaaring naging kampante po kasi si Mrs. habang siya'y nagla-live, nakabukas yung pinto niya dahil akalain niya ba naman na mangyayari sa kanya yon, no? Dahil parang araw-araw niyang ginagawa yon pero first time niyang naranasan. Very traumatic po yan. Lalo na po dun sa talagang si Miss Serafica na parang tinutukan pa siya ng baril. Sabi niya nga na pinadapa sila bago lumabas yung mga holdover. Kaya naman mga kababayan, lagi po tayo mag-iingat. God bless po!